Hawak na ng NBI ang CCTV footage ng unang pagkikita ni na Denise Cornejo at Vong Navarro sa condominium sa Bonifacio Global City. Maging nung bumalik ang grupo ni Cedric Lee isang araw matapos ang pambubugbog kay Navarro, nakunan din ang CCTV. Para sa kampo ng aktor, makakatulong ang mga video sa mabilis na pag-usad ng kaso. May exclusive report si Salima Refran. Ito ang kuha ng CCTV sa unang pagkikita ni Vong Navarro at Denise Cornejo sa Forbeswood Heights noong January 17. Mag-isang dumating ang aktor bandang alas 10:30 ng gabi. Sinalubong siya ni Cornejo sa lobby at umakyat sa unit. Halos 2 oras na natili ang aktor kasama si Cornejo at umalis pasado alauna na madaling araw. Wala pang 1 oras, dumating ang grupo ni Cedric Lee. Ang CCTV na ito ng Forbeswood Heights ay nakuha ng kampo ni Vong mula sa NBI kanina at pinayagan tayong makuhanan ito. Isinumite na rin sa Department of Justice ang video bilang ebidensya. January 22, bandang alas 9:30 ng gabi, makikitang darating ang ate ni Cedric Lee na si Bernice. Aakyat siya sa unit kasama si Zimmer Ras at ang hindi pa nakikilalang lalaki. Ilang minuto lang, bababa na muli si Bernice. Nakita muli ang 2 lalaki nang ibaba si Navarro na nakagapos na ang kamay pasado alas 11 ng gabi. January 23, mag-aalas 2 sa madaling araw, babalik ang grupo sa unit. Ito'y matapos na ipablotter ng grupo sa SPD si Navarro. Makikitang mag-uusap ang grupo, pero maya-maya pa, hahalikan ni Cedric si Denise sa magkabilang pisngi. Magtatagal sa unit ang grupo ng ilang minuto at aalis pasado alas 2 ng umaga. Ang kampo ni Navarro, naniniwalang mapapalakas ng panibagong set ng CCTV ang kaso. So we are very happy actually with this CCTV. Merong bago kami nakita dito, which seems to belie very clearly that Denise and Cedric are not just friends and that there's really something going on. Nakokompleto na dito ang kwento and it looks like from the start, Vong told the truth. Nakausap namin ang abogado ni na Cedric at Denise pero wala kaming nakuhang pahayag sa kanya. Bukas nakatakda ang preliminary investigation sa mga reklamo ni Navarro at Cornejo sa isa't isa. Nauna nang nagpasabi si Navarro na hindi niya pa kayang harapin ang mga umano'y nambugbog sa kanya. Salima Refran, GMA News.